ako pinanood ko actually yung ako si Ninoy, tiningnan ko rin. Hindi ko lang napanood itong Oras de Peligro kasi wala akong time. So, ito panonoodin ko para naman maging fair ako pag ako ang nagsalita. Hindi yung hindi mo pa napapanood to, nagsasalita ka na tungkol dito. Sa ako si Ninoy, to be fair, meron din ako nagustuhan doon kahit papaano, pero sa totoo lang eh, medyo inantok din ako. Actually, walang bago. Walang bago. Hindi nga, hinanap ko naman doon sa kanila, yung palabasing bayani. Wala eh. Kasi ganito yan eh, it's between good and evil ang labanan eh, di ba? Hindi natin sinasabi kung sino ang good o kung sino ang evil. So hanggat andyan sila, hanggat andito rin yung good, hanggat andito rin yung bad, lagi yung magsasalpukan. Kung sino gusto mong paniwalaan, paniwalaan mo. Kung sino gusto mong suportahan, suportahan mo. Huwag mo lamang sasabihin na ikaw lagi ang naandito at ito'y lagi nasa baba. Wala kang right ng ganun. So yung freedom of choice at saka yung demokrasya, yun nakaka-apekto na ngayon yan. Parang hindi na realidad yung sinisigaw nila. Don't just listen dun sa sinasabi. Mag-research din kayo. Itong part 3 daw po ng Made in Malacañang, itong Mabuhay Aloha Mabuhay. At kung sakali daw po na lalabas ang Pamilya Duterte sa pelikula na ito, pinapanawagan nila ng boycott. Ano po masasabi nyo doon? Ipanawagan na lang nila. Wala mong yayari dyan kahit boycott. Choices yan ng producer, choices yan ng director, kung sino ang gusto nila. Wala naman nakakasakop dyan kahit even MPRC, bibasan lalabag lang lalabag sa ano. Pwede yung ipalabas. Eh kung meron namang basis eh, kung may research, kung makatotohanan naman yung nangyari, so anong problema? So para sa isa yung alyansa ng Marcos Duterte, ito yung talagang tingin mo na makakapagpaalis na ng mga bumaboy or bumulahura sa ating bansa? Mahirap patalo si Kane kasi ganito yan eh, it's between good and evil ang labanan eh, di ba? Hindi natin sinasabi kung sino ang good o kung sino ang evil. Pero nananatili talaga din yung bad, nananatili din yung good. So hanggat andyan sila, hanggat andito rin yung good, hanggat andito rin yung bad, lagi yung magsasalpukan. Nasa atin lang, kanya-kanya, kung sino gusto mong paniwalaan, paniwalaan mo. Kung sino gusto mong suportahan, suportahan mo. Huwag mo lamang sasabihin na ikaw lagi ang naandito at ito'y lagi nasa baba. Wala kang right ng ganun. So mga nananawagan ng mga paaralan at mga madre na bigyan ng mataas na grado ang mga kabataan na manunood ng kabilang pelikula at i-boycott itong Martyr or Murderer. No, sir, ano masasabi mo sa mga ganong pamamaraan? So yung freedom of choice at saka yung demokrasya, yun nakaka-apekto na ngayon yan. Parang hindi na realidad yung sinisigaw nila. Bakit sila ang nagdidikta kung anong dapat gawin ng estudyante? So hindi yon mali para sa akin. So sa mga kabataan, sir, mensahe mo dito sa mga millennials na hindi pa inaabot itong mga panahon na ito? Don't just listen dun sa sinasabi. Mag-research din kayo. Kung hindi man kayo panatiko ng Daryl Yap movies, try nyo rin tingnan, then i-balance nyo dun sa pinanood yun nung una. Kasi hindi pwede tayo nung... Ako, pinanood ko actually yung ako si Ninoy, tiningnan ko rin. Hindi ko lang napanood itong Oras de Peligro kasi wala akong time. So, ito panonoodin ko para naman maging fair ako pag ako ang nagsalita. Hindi yung hindi mo pa napapanood to, nagsasalita ka na tungkol dito. So, yun ang dapat gawin. So, kailangan po both sides of the story. Oo, para... tingnan mo. Oo. Sa ako si Ninoy, to be fair, meron din ako nagustuhan doon kahit papaano, pero sa totoo lang eh, medyo inantok din ako. Dito, hindi ko pa siyempre masasabi ngayon mo palang panonoodin. Kaya lang yung sa ako si Ninoy, parang actually walang bago. Walang bago. Hindi nga, hinanap ko naman doon sa kanila, yung palabasing bayani. Wala eh. So hindi pa rin lumabas, no? Ito napakalaking katanungan mula noon pa, sir. Aminin natin at hindi. Hinahanap po ng taong bayan yung kwento ng kabayanihan.
at hindi nila maipakita doon sa pelikula. Hindi talaga na ipakita. Kaya sinabi ako si Ninoy, akala ko para ma-inspire yung mga kabataan kung bakit siya tinawag na hero. Wala eh. Wala talaga. Pero matanong ko ta sir, maganda naman yung ano, pagkakakanta. Ay! Ako na lang kakanta. So yun, so mamaya abangan ka namin ha. Okay. Paglabas po para before and after yung ating reaction. Okay, sige. Maraming salamat sir. Okay, thank you. So yun na sir, at inaabangan talaga kita. Ayan. So bago... So yun sir no, ngayon napanood mo na yung movie. Ano ba yung mga bagong revelation sa'yo? Sa movie? Naku, napakarami kasi yung emotions ng revelation na yun eh, yung pinagdaanan nila, yung traumatic experiences, yung feeling ng mawala ang ama nila sa bansa, mawalan sila ng power, kung ano yung dinanas sila sa ibang bansa. Marami, maraming revelations na hindi na ipakita nung una, na ngayon lang sinabi. So itong mga revelations po ba na ito ay nadidinig nyo na dati pa? Wala, hindi. Never. May some, pero yung lalim, yung intense, yung bigat ng pinagdaanan, lalo na ni Ime, ni Aimee, bilang panganay at pinaka-spokesperson ng tatay. Grabe. Talagang iyak. Mabigat. So, sir, ano, lesson sa movie? Ano po ba yung tumatak sa isip nyo na pwedeng makuwang aral dito sa pelikula? Huwag humusga. Hindi natin alam ang kwento kapag isa lang ang nagkwento. Dapat parehong pakinggan. Kasi you can never tell kung sino yung nagsasabi ng totoo eh. Hindi naman necessarily may kampihan ka, pero makinig ka sa dalawang side at i-weigh mo yung dalawang bagay para makita mo kung ano talaga ang nangyari sa kinampihan mo at dun sa hindi mo kinakampihan. Huwag tayo maging bias, maging open-minded tayo. Tingnan natin yung another side ng history. So sir, invite natin ang ating mga kababayan panoorin ng Martyr or Murderer. Hindi po kayo magsisisi. Ang bigat sa dibdib, iiyak kayo. Pero pasabog yung ending. Sobrang pasabog na may aababang tayo sa Aloha ni Daryl Yap. Napakaganda. So bagay ba yung gaganap na Bongbong Marcos? Ha? Bagay po ba yung gaganap na Bongbong Marcos sa Part 3? Sobra! Sobrang bagay! Siguro hindi na secret, pero hindi ko rin sasabihin kung sino. Pero surprisingly, nashock ako. Bagay na bagay. Sila ang inyong maaasahan. May palitang totoo sa bayan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay. Galing sa kanila mismo ang salaysay. Bagong makabayan na mamahayag. Makadiyos, makatao, makabayan lahat. Yan ang mga vloggers ng bayan. Maghahati ng katotohan.